And what's up mga tol? May order tayo ngayon ng AMH 8002 going to Tarlac, no, kay Rodski via Shopee. So demo ko lang, no? Fast demo lang kasi nga limited yung time ko. So yung power niya, ito, power connector connected sa ating power source. Itong ating speak-on, nasa labas siya nakalagay, no? Papunta yan, ito sa ating column na Viper. And then, itong sub naman natin, nakakabit dito sa dilaw itim na nakakabit sa likod. Ayan. So, pupunta naman itong pula itim na to sa ating sub na 12 inches. Okay, so switch on ko na. Okay. So, soundcheck po tayo ng full range, no? Okay. Play lang natin. Play lang tayo ng music. Saka sa brad, ha? Unting pihit lang. Right now nga mga soundcheck ngayon, 9:40 PM, no? So medyo mag-adjust lang ako ng oras. DJ Jordan of Visayan na po TV. Okay, so yan yung volume niya for full range, no? Nakalagay full. And then adjust tayo ng bass. Papatong remix by so, DJ Jordan. So lumakas yung bass, no? Visayan na po TV. Full range lang ito ngayon. Kalansing, taasan natin. Okay, parang naging yung kalansing, tumaas din, no? Paan ko yung balancing. So, bass lang din siya, no? Bass. So, yung sa may bass naman, tanggalin natin. Ayan. So, parang lata lang. So, galit ko rin sa 9 dito, ha? Ayan. Okay. So, ano naman itong isa? Full high pass filter, no? So kung ipipress natin high pass filter, magkakaroon na siya ng filter dito na from 50Hz to 1000Hz. So pag binuli mo natin siya, okay, so naka currently, no, naka high pass filter siya dito. Ito, dito gumagana ngayon, wala na to. Hindi rin affected, kasi ito na yun yung settings natin kapag naka high pass filter siya, okay. So ang gagawin natin, naka full range lang, no, hindi ko siya high pass filter. Papapatong okay. Remix by DJ Jordan of Visayan na po TV. Bass. Okay, kalansing. Okay. So, channel B naman tayo. This is naman sa sub, no? So, yung sub natin, agatin ng volume. Okay? Yan. So, currently, ang minimum niya is 40Hz. So, gawin natin 110Hz, no? Para medyo ano sa dibdib. Yan. Kasi maximum niya is 120. Okay? So, ito nasa 680. 110 is andito banda. Ayan. So, unting pihit lang talaga, Brad, no? Alakas talaga siya, Brad. Promise, 750 RMS. Ang kanyang transformer, is 78 volts ba? Na, so, 78 volts na parang gaya na siya ng sa aking Pro 7 Pro 7500, no? So, volume tayo unti.
Brad, ilan short demo natin kasi almost 10 PM na. So kung may questions kayo dito, no? Again, ito is 2-channel, no? Na 700 RMS. Nakita niyo naman NJW yung kanyang mga transistors. Dami, ilang, di ko na mabilang kung ilang pairs yun. Pero, so ito yung actual unit niya, no? Decent naman yung pagkakagawa ng unit natin. Medyo malaki lang talaga siya, no? Ito yung kamay ko. Okay. So, imagine yung gano'ng kalaki. Pero kung sa likod siya ng ganito nyo, di ba? Salpak mo lang dito yung full range mo. Pwede na dito. Actually nga, Brad, no, sa lakas nito kanina, no? Kahit dalawang full range na ganito, ulam ko siguro, kahit dalawang full range, kaya niya. Kung meron kayong, tawag dyan, meron kayong kahit yung Eon 15, yung Eon 15 ko na 350 RMS lang natin, eh. Kaya niyang buhatin yung dalawa na yun, Brad. No doubt, kasi unti lang yung pihit ko dito, kaya niya na, eh. Tapos yung sub niya, kahit siguro 15 or 18 inch, kaya niya ding bayuhin. Basta ano lang, single magnet or double magnet man, basta 4 inch yung voice coil. Huwag nang lalagpas dun. So far, no, ito yung fan niya. Okay. Meron siyang fan sa baba. Ayan, lakas ng hangin. Meron pa yan ditong copper film. Okay. Hindi mo nang uminit. Ilikod niya. Yan. Ito yung NJW transistors lahat. Expose siya. No? So, suggest ko rin sana kung meron kayong mga housing, no? Kung gagawa kayo ng box na to, mas okay din sana kung naka meron kayong unting housing sa likod na nagko-cover dito para tawag diyan, para yung mga vibrations natin unti mabawasan, kasi pag alam mo na. Kaya nga ibang mga ganito nag-switch sa class D, iba nag-switch sa class D, o kaya gumagamit ng SMD components para yung vibration ay hindi ganong affected yung mga components natin nakasolda. Yun yung purpose kaya naka-SMD sila, kasi naka-built-in sila sa board, kaya kahit umalog man, no, yung SMD components din naman yung naalog, yung medyo lessen yung effect ng vibration. But anyway, dito naman kagandahan, since walang SMD components, madali lang mag-repair nito. hindi na kailangan i-import yung mga components. Ingat. SMB, like as class H natin, no? Madali siyang i-troubleshoot. Hindi ka mahirapan. Baga kung masira man ito, hindi tapon ng pera. Merong chance na ma-repair at availability ng components is there. Okay, so yun lang, Brad. Short ano lang tayo kasi nga 10 PM na. If you have questions right now, no? Yun ang ating order natin. Pag-check lang natin. Yung order natin nito. Okay. Ito pala, papunta tong ano, eh, Tarlac. Kalimutan ko lang kung anong ano ni kuya. Basta yung current price nito ngayon sa ating Shopee is 10,295. Okay, 10,295 ang Shopee price niya. Ang pickup price naman niya is naglaro lang sa 9,980. So yun yung current price niya based sa current currency exchange, no, ng peso, kasi yung currency na binili ko to 55 pesos per dollar. So pag tumaas yung dollar, of course, na tumataas din yung ating puhunan, kaya ang ibang supplier ay nag-i-increase. Kung mapapansin niyo, by February or March magtataas onte ang mga suppliers sa Pilipinas, hindi lang sa akin, no, iba yung ibang supplier natin sa Pilipinas magtataas, kasi medyo tumaas yung dollar onte ng bagya, 56 ganun pesos na ngayon. So, pag bumaba naman yung peso, mas pag-benefit naman yung ano. Pag tumas naman yung ang palitan ng natin, ang bumaba ang palitan, let's say naging 54 or 53, mas magmumura naman ito. Anyways, that's it, guys. Kung may tanong, again, dito sa ating AMH 8002, okay, 750 watts times 2, okay. Pero sa supplier, sabi na 800 times 2, no? 8, kaya siya 8,000 to kasi 800 times 2, pero sa tingin ko nasa 750 lang to, kasi paras lang sila ng aking Pro 7500. Okay, so may link out siya. Ang di ko lang pala na-test dito sa first demo ko, if kung yung ating channel A input natin ay idadaan natin sa ating crossover, di ba? At lalagay natin siya sa low pass, sa low natin,
siyempre, pag in-adjust natin sa yung input nito sa low, so ibig sabihin, pwede bang dalawang low ang gagana na dalawang sub sa isang module na to. So hindi ko yan na-test, pero mag-test tayo ng demo niyan sa next few days. Medyo busy lang si Mekman ngayon. Okay guys, have a nice day and see you in my next video.